Karamihan sa atin ay nakararanas ng iba't ibang physical sensation dulot ng anxiety. Maaaring ito ay sobrang nakakatakot, nakakabahala, at sobrang nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang YouTube channel na to ay gabay para sa mga taong nakararanas ng anxiety, panic attack, depression, matinding nervyos, pag-aalala at sobrang pagkatakot. Isa sa pinaka-worst anxiety symptoms na naranasan ko during my anxiety days is yung pakiramdam na hirap sa paghinga. Nararamdaman mo siya biglang dumadating at nawawala. Wala itong pinipiling oras at panahon. Maaring ito ay maranasan mo habang ikaw ay nagpapahinga, natutulog, kumakain, nagtatrabaho, naglalaban. At ito ay yung pakiramdam na ang babaw at ang bilis ng paghinga mo. Karamihan sa anxiety symptoms na related sa breathing difficulties tulad ng hyperventilation, shallow breathing, ay may kinalaman at connection sa fight, flight, freeze response ng ating isipan. Itong emergency reaction na ito ay para i-prepare tayo physically at mentally kapag may paparating na threat sa atin. Humihinga tayo ng mabilis na hindi natin namamalayan dahil inaakala ng ating isipan na tayo ay nasa threat. Kahit na ito ay perceived danger lang. Ito ay para ma-deliver yung rich in oxygenated blood throughout the whole body, especially sa big muscles natin. Hinahanda ng ating isipan ang ating katawan. Kaya niya ito ginagawa para kung kailangan natin kumilos ng mabilis or magbuhat ng mga mabibigat na bagay or lumaban kung tayo ay nasa threat. Ito ay kaya nating gawin. Sigurado ako sa inyong mga nakararanas ng anxiety disorder, nakakaramdam kayo ng pakiramdam na kahit kayo ay wala sa danger or threat, is bigla na lang kayo nahihirapan humina, bumibilis ang inyong tibok ng puso nang wala namang itong sense at all. Hindi natin alam kung bakit ito nangyayari. Ito ay dahil mentally and physically, tayo ay nasa high alert mode dahil pinaniniwalaan ng ating isipan na tayo ay nasa danger situation. Lahat ng nasa paligid natin ay nagpo-focus tayo. Tayo ay nagko-constant body checking. Lahat ng pakiramdam ay sobrang nararamdaman natin. Ultimo pag-angat ng ating dibdib kapag tayo ay humihinga at yung babaw at lalim ng ating paghinga. Ultimo yung pagtibok ng ating puso ay sobrang nararamdaman natin. Yung mga physical symptoms na ating nararanasan tulad ng abnormal breathing, wala itong kinalaman sa level of danger sa ating kapaligiran. Ito ay nasa isipan lang natin. Inaakala lang ng ating isipan na tayo ay nasa danger or threat. Kaya natin nararamdaman itong mga bodily symptoms na ito. At this moment, ang ating utak ay hirap ibaling ang attention. Nakakonsentrate tayo sa bawat paghinga at sinusubukan ng ating isipan na bigyan ng paliwanag kung bakit nangyayari ito. Then after that, marirealize natin na safe ang ating kapaligiran at inaakala ng ating isipan na ang punot dulo ng mga pangit na pakiramdam nito ay ang ating katawan. So your mind will keep on scanning your body para makahanap ng signs and clues kung ano ba yung nangyayari sa iyo. Suddenly, hindi na lang yung hirap sa paghinga yung nararamdaman mo. Mapapansin mo na may iba't ibang physical sensations ka na rin na nararamdaman. Nasa isipan mo, ito ay senyales ng catastrophic events na maaaring mangyari sa iyo. Some of these symptoms are chest tightness, heart palpitations, shortness of breath, shallow breathing, difficulty of breathing, tingling sensations, numbness, sudden chills, headaches, lightheadedness, and dizziness. Sa bawat sintomas na iyong nararamdaman, tumataas yung stress level ng ating katawan. At ito yung reason kung bakit natin nararamdaman yung physical and mental symptoms na ating nararanasan. Yung paghinga mo ay lalong humihirap kontrolin. Nakakaramdam ka na rin na kinakapos ka huminga. At maya-maya, nag-uumpisa ka na mag-hyperventilate. Which is, ito yung reason kung bakit natin nararamdaman yung iba pang signs and symptoms tulad ng dizziness, pamamanhid at heart palpitations. Tulad ng bawat episode ng panic attack, ito ay bigla na lang nawawala. Pero ito ay nag-iiwan ng katanungan sa ating isipan na kung ito bang mga bodily symptoms na to ay dulot ng isang serious medical condition. Itong mga pag-aalala nito ay babaunin natin at mag-i-stay sa ating subconscious mind para tayong may baon na unlimited supply of stress
tumataas yung stress level ng ating katawan. Kaya nararanasan natin yung iba't ibang uri ng sintomas na ito. Sa ganitong paraan, naiipon ng naiipon yung stress at tension sa ating katawan. So yung paulit-ulit na pag-iisip at pag-aalala kung normal ba ang ating breathing, ito ay nagdudulot at pwedeng mag-trigger ng ating panic attack. Na-stuck ako sa ganitong loop sa sobrang tagal na panahon. Karamihan sa inyo, alam na one of my greatest worry ay ang aking puso. Yung mga iba't ibang uri ng sintomas na nararamdaman ko related sa heart. Yung shortness of breath, pagsikip ng dibdib at iba't ibang klase ng sintomas. Pag pinagsama-sama itong mga ito, maaari itong mag-trigger ng panic attack. Kahit yung mga panahon na pakiramdam ko ay okay ako, hindi pa rin maalis yung mannerism na i-analyze ko ang aking paghinga. Lagi kong hinahanap yung pakiramdam na maaaring may abnormal. Halimbawa, ako ay haakyat ng mataas na hagdan. My brain will immediately wonder na kung yung hingal ko ba ay appropriate or hindi sa ganoong sitwasyon. Yung mga gantong distorted thoughts, mas nagpapalakas siya doon sa mga unwanted sensations na nararamdaman natin. Lahat ng ito ay may connection between stress. Kalaunan, nag-aalala tayo sa mga pangit na pakiramdam. Nagiging observant tayo sa bawat pangit natin na nararamdaman. At dahil dito, mas lumalakas yung fight, flight, freeze response ng ating katawan. Dahil mataas yung tension sa ating katawan, hindi natin namamalayan na nagkakaroon tayo ng abnormal breathing. Kaya tayo nahihilo at nararamdaman natin na parang hirap tayo huminga. And yung ganitong cycle will repeat over and over again. And ang pinakapangit pa dito, each and every time na kinoconvince natin ang ating sarili na meron tayong problema sa katawan, lalo siyang lumalakas and eventually, nahihirapan tayo makarecover. The best and only way para mahanap natin yung long-term recovery is magkaroon tayo ng knowledge and acceptance. And learn to manage your stress. Kung gusto mo naman ng short-term relief kapag nakakaramdam ka ng ganitong mga situation, sabayan mo ng simple exercise yung tension ng iyong katawan. Dahil kapag ikaw ay tension, sobrang taas ng energy sa iyong katawan. Dahil dito, kaya mo nararamdaman yung mga pangit na pakiramdam. Subukan mo maglakad, subukan mo mag-jogging, or magbuhat ng onting weights. Dahil kapag tayo ay nasa fight, flight, freeze response, binibigyan tayo nito ng short burst of power para tayo ay makakilos kapag tayo ay nasa real danger. Ayun yung reason na nagpapatent sa ating katawan. And yung energy na yun, kailangan natin magamit para hindi matense or mawala yung tension sa ating katawan. Kapag nag-uumpisa ka naman mag-hyperventilate, lagi mo lang tatandaan na in this situation, nagiging over-oxygenated ang ating katawan. Nasosobrahan sa oxygen ang ating katawan. At ayun yung reason kung bakit nararamdaman mo na parang ikaw ay nasosuffocate. Slow down your breathing, meditation, and aralin natin yung guided breathing exercise. Paalala lang, itong mga ito ay for short-term relief lang sa ating katawan. Best thing to do pa rin is intindihin, magkaroon tayo ng knowledge and acceptance at aralin natin yung mechanism ng ating isipan at ating katawan kapag tayo ay nasa fight, flight, freeze response. So that's for today and sana po ay may natutunan kayo. Don't forget to subscribe, like, and comment down below and click the notification bell para lagi kayong updated sa latest upload ko. Maraming salamat. Bye!